dahil hindi tayo lahat uugat sa kumpanya. Yes, totoo yan. So what I did, dahil malaki yung sweldo ko, nagpagawa ko ng school. Eh sabi ko, balang araw, aalis ako, kailangan magpagawa ko ng school. Ito. O yan. Yan. Ito, ito. Yan. Ito yun, oh. Ito yun. Diba? Ayan. So ginawa mo pala to, oh. Even bago ka pa mag-resign. Mag-celebrate. Siyempre, mag-iisip ka na. Ginawa ko na to bago mag-celebrate. Ay, ang galing. Kala ko, tulot na ng ano. Hindi. Tapos, di siyempre, may school na ako, it's time to go home na. Eh, kumbaga, Mr. Takahashi, I have to tender my resignation. Irrevocable resignation. Irrevocable. Wala na. Because I have to start my own business. Wala namang yumayaman sa tatrabaho. Sustainable lamang yan sa pamilya mo. Yes. But afterwards, hindi. You are still a employee. Kaya nga, ginawa ko eskulahan. So, nag-resign ako, marami akong estudyante. Nako, sobra-sobra, chef. Ang daming na-inspired, ang daming nag-aaral. From US, from Australia, ang daming nag-aaral sa akin. Ngayon, itong GMA 7, nagre-research. Panahon pa ni Rob Pingson. Rob Pingson. Eh, nag-D-off yata. Walang, parang may sakit ba siya? Di walang kaano. Walang talent. Oh, ako ngayon ang kinuha ng talent. Ito pa, chef, talagang controversial na below the belt din eh. Oo po, chef. Lagi nila akong ganun below the belt. Di nag-researcher si Johnny, tawagin ko. Johnny, hindi ko nalimutan ang pangalan. Ma'am Johnny. Binigay doon sa producer, binigay doon sa director, binigay sa writers. Nung mabasa, hinahanap pa eh. Walang makita ang high school, elementary graduate ra. Alam mo sabi? Hinagis. Hey, Johnny, don't you know that this national TV? Don't he able to perform the front of the TV shows? Don't you know that? Why you get this person that, you know, we need somebody na can perform. Eh, wala. Hindi naman din ako atat dahil hindi wala naman akong mali-mali sa TV na yan. Oh, wala ka naman. Hindi naman naman ginugol yun. Hindi. Ito ngayon, after mga 3 days, 1 week, ito na naman. Ang ginawa na naman ng writers, binasa niya talaga ng maayos yung aking aking resume. Nakalagay, curriculum vitae, Chef Poy Logro. He worked in abroad for 11 years, then he served with the Queen Elizabeth, sa tatagayala. Ganyan na. He is the executive chef, Manila Diamond Hotel. And sabi niya, magaling talaga siguro kasi executive chef. Ang tagal. Oh. Di siya ang yung writers, pinipilit niya. Di binigay na naman niya. Ano sabi ng writers at saka yung director at saka yung producer. Ikaw, Johnny, makulit ka eh. Yan na. O, sige nga, subukan na lang yan. Sige na. Para take it for granted. Mo, ito na ngayon. Chef, magdala ka ng lulutuin mo. I-reimburse na lang dito. Kasi guest po ka namin sa Idol sa kusina. Ayun na pala, The Secret of the Master. Secrets of the Masters. Oo. Kasi sila, Chef Jane, nila Sao, mga elite, yung mga magagaling. Idol ko rin yung mga yun. Ako wala kang malay-malay. Hindi. Punta ako. Tapos, Chef, bago ka magsimula, alika, make up muna. Ah, make up? Unang-una ako sa TV. Make up. Ay, ganda. Oh, Chef, ha? Sabi ng writers, yung si Johnny, researcher, Chef, huwag kang mahihiya, ha? Kasi it's your show, huwag kang mahihiya. Sabi ko, naku, ma'am, mahihain pa naman ako kasi Bisaya ako. Sa isip-isip ko, bantay ka lang mamaya-maya. Oh, sige, Chef. Tapos, dumating si Isa Liton. Siya yung host. Mm-hmm. Sabi niya, by the way, Chef, Miss Isa Liton, kung Inglesira pala yung si Isa Liton. Hi, Chef, I heard that you are from working abroad and you are not graduated from high school, right? Ginanon agad ako, sabi ko. Hindi ako nasalita ng English. Ay, opo, ma'am. Ano po, matagal agad, mabisa-bisa style. Sabi ko, opo, ma'am, hindi ako nakagraduate. Elementary lang po talaga ako, ma'am. Okay, see you later. Sabi naman ni Johnny, Chef, huwag kang maano sa kanya kasi ikaw naman magluluto eh. Sabi ko, sige, ma'am, subukan ko po. By the way, Chef, this is your script. Sabi ko, ma'am, pwede po, walang script. Bullet na lang ilagay mo. Ayaw ko mag-script kasi hinabi ko na, hindi ako marunong magbasa eh. Grabe naman. Oye, ginanong ko. Nahirap ko, mahirapan ako magbasa, ma'am. Ginanong ko na lang. Pwede po, wala na lang, bullet na lang. Oh, sige, Chef, okay. Ito na ngayon, no? Kinakabahan yun, for sure. Oh, kinakabahan. Magano dibdib ko. First time mo sa TV. Uh-huh. Ito na ngayon. Nabuhis na ako. Isa lito, nandun na sa labas. Ready? 3, 2, 1. Good evening, ladies and gentlemen, sabi ni Isa Liton. We are so blessed because our chef tonight, our guest, he worked from abroad for how many years? Even though that he is not graduated from high school, but he worked in abroad. Ganyan-ganyan. Laging so, ganyan, no? So,
No other dance. Chef Boylagro, take it away. Eh, pagpasok ko, chef. Nako, maniwala ka, chef. Pag binigyan mo kasi ako ng pagkakataon, mamamatay ka sa tuwa eh. Umiikot, kinumayan ko lahat. Wala si script yun. Hello! Ang ingay ko. Good evening everyone! Hello, hello, hi, hello! Tapos mabilis ako lumakad. Sinundan ako ng cameraman. Tapos sinabi ni, tapos sabi na, narinig ko yung director, sa floor director, cut. Cut. Chef, sandali lang. Kasi i-wide namin. Nagalit yung director, hindi direkta mo sundan. Dapat daw sundan ako. Uh-oh. Kasi ang ganda raw na ginawa ko. Tama. Ayan, ganyan. Tama. Very lively daw, very lively. Okay. 3, 2, 1. Hello, good evening. Tapos pagdating ko kay Isaliton, sabi ni Isaliton, tumayon. So, chef, good evening. Nahiya ko, binibiso ko siya. Isa naman siya. Hindi suplada eh. Alam mo siguro ah. So, sabi niya, so, chef, how are you? Wow. Amazing guys, right? He's very energetic, right? Ganyan-ganyan. Eh. Sabi ko, well, I have to do my best even though I'm not graduated from high school. So, I will do my best. I will perform so that you can able, you know, to achieve the good show in this, Secret of the Masters. Okay, so say ticket away. Nagluto ako yung boneless manok, 5 minutes lang. Nag-boneless ka ng manok ng 5 minutes? 5 minutes lang. Wala pa nga 5 minutes, 3 minutes lang yata eh. Oo, kasi hinati ko yung manok, ginanon ko, hinila ko, tinanggal ko yung buto. So sabi ko, well, you have to open, you have to open the legs. Then you have to pull like this. So this already the one, right? Wow, amazing, palakpakan. Sinabihan pa ako ng writers, ay director, chef, our guest is from STI. They are not culinary. Those are IT course. Sabi ko, subukan ko lang. Noong gano'n ang ginawa ko, tumatayo sa tuwa. Wow! Ganyan. The bone in 5 minutes. Wow! Sabi ko, you have to remove the meat, then you have to cut, then you have to season with the salt, and then you put an egg, you know. And then, it seems like a relleno, right? And what is, sabi ko, this is Lepole Farsi Ox de Legumes. Friends, Lepole Farsi Ox de Legumes. Sabi ni Isa, so what does that mean? Sabi ko, tinan mo, mas magaling ako nito. Sabi ko, well, that is tough roll of chicken with the vegetables. Ah. Rulad. Okay. Ginawa ko, sandali. May plus one ako. Ginawa ko na sa bahay. Meron ka, may siyempre, gawa matagal na. Yun eh. Totoo. O di, pagpasok. Alright, we have to keep in the oven for about 30 minutes. Ay, cut. Yung parang ano. So, after 30 minutes, ito na po yun. Sabi ko, ang init, pero malamig yun. Wow, it's still hot. Inopen ko, hiniwa ko, nilagyan ko ng sauce. So, here it is. Nagsimula yung ano, ping. Tadpira ko ng parsley. Ping. Here it is. Dalipoli Farsi Ox de Legumes. Alright, Miss Isaliton, you have it. Enjoy your food. I hope you like it. Kain siya, oh, it's so soft. It's very nice. You see, you got ganyan. Apat na dish ginawa ko. Hanggang yung lingua estofada si Gobiana. So, what does that mean? Sabi ko, that is tongue. I hope you like my tongue. Tawa ng tawa. Sabi ko, oh yeah, I like you. A leader, I like your tongue. If you finish. Tawa ng tawa. So, nagsimula, parang nag-init ako, parang, kala mo ha. Akala mo ha, hindi ako ano. Doon nagsimula, first time ko sa TV. Mm-hmm. Kasi pag binigyan mo kasi yun ng chance, gagawa ko ng kakaiba. Yes. So, doon nagsimula. Di, lumipas. Thursday nag-tipping, Linggo pinalabas. Ito ngayon, chef. Ito maniwala kasi hindi totoo to, kahit sila Chef Rob, alam niya, the highest rating sa lahat nag-perform. Wow. Ako. Wow. Anong ginawa ni Duabit at saka ni Guson? Nanonood. Sabi daw, oh, I like that guy. Like Walk With Yan. He performed like Walk With Yan. Oh, he performed very quick and you know, so you have to get him. Right now. Lahat ng, mas kumbay yung communication nila, meeting. Tinawagan naman ako ni Ma'am Joni. Chef, why? Nanginginig. Sabi ko, bakit ma'am nanginginig po kayo? Kasi chef, punta ka dito sa GMA. Ay ma'am, busy po ako. Nagtuturo o busy ha? Nagtuturo po ako. What time ka matatapos? Sabi ko, 4. Punta ka, sunduin ka dyan. Sinundo nga ako. Puta, pagdating ko roon. Ano sabi pala ni Duabit? You must give him a show. You have to think about the title of the show.
So yun, idol sa kusina. Yeah. Pagdating ko doon, may balon. Welcome, idol sa kusina. Anak ng Tokwa, mayroon na chef. You signed the contract, 10 years. 10 years? Oh, ganun. Nabulsa ganun, agad, ko eh. Agad? Agad-agad. Agad. This is your salary. Grabe, oh, anong meron? Oh, thank sabi you. Ko, sabi ko, bakit ho? Hindi, kasi we like your show. Nireview eh, doon sa meeting air sa 17th floor. Nandun yung mukha ako. Kalukuhan ko lang naman yun. Bakit naging totoo? Doon, chef, nagkaroon ng idol sa kusina. So, kinakongratulate ako. 10 years. Chef, you have your show. 10 years. 10 years. Wow. Ayaw nila kasi, kung bakit 10 years, ayaw nila makuha ko sa ABS-CBN. Tama, siyempre. Ikakanda ito. Siyempre, understandable. Mula sa isang Pablo Boylogro na nakapagtrabaho sa Oman at nakapag-serve kay Your Majesty na ngayon alam na natin kung ano, naging first Filipino executive chef. Yes. Tapos, nagkaroon ng magandang mainstream career. Ilang show sa GMA. Opo. Na talagang yun yung nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao talaga. Opo. Hindi lang kasi basta magaling, kundi yung kung paano mo tinrabaho yung mga balakid sa harap mo. Kaya ka talagang tinatangkilik ng tao. Even ako. Alam mo yung feeling na nasa culinary school ako, tapos nanonood ako ng isang taong hindi naman nag-culinary. Sabi ko, tingnan mo siya, oh. Mm-hmm. Eh, ako nag-ano ako ng culinary. Kaya ko ring abutin yan. Yes. Kaya ko ring abutin yan. And I'm sure yung mga taong gusto o at hindi makapag-culinary, tinitingala ka rin nila. Oh, salamat. Tinitingala ka rin. Naging inspirasyon ka sa lahat ng tumatangkilik sa'yo. Salamat. Ngayon, daming tagumpay ng buhay mo. Meron lang ako yung isang huling-huling tanong para sa inyo, Chef Boy. Yes po. Ano yun? Meron ka bang mga regrets sa lahat ng pinagdaanan mo? Oh, madami. Tulad ng halimbawa, kinukutsa ka ng mga tao. Pangalawa, yung dumandin kami sa hirap. Yung anak ko nagkasakit, walang pera, mga ganun. Tapos, andyan yung mga tao na hindi nagtiwala sa'yo dahil mahirap ka. Yes. Pero nung nag-come up ko lahat yan, na ika nga, don't give up. Don't give up. Tuloy mo lang ang buhay.